Ito namin ginaganap yung mga tournament noon. Dito kami madalas nagbe-base noon. Lahat ng riders pupunta sa baba. Unang uphill noon, nung first tournament ng Jeddah Bikerz. Nagra-ride pa kami dyan noon sa may simento dyan sa baba. 2 weeks nang hindi nakapadyak eh. Kaya papadyak ako ngayong hapon. Sa patag ako ngayon, patag. Hindi ko lang alam kung makapunta sa bundok mamaya. Ito yung inaayos nilang kalsada dito sa Hamdania. Medyo malapit ng magawa. Pinanggalingan ng sasakyan. Doon ako dadaan sa may kanal. Punta ako doon sa may doon. Punta ako doon sa Mersal. Tapos ikot ako. Okay. Time check tayo, 5:00 na ng hapon. So dapat 7 o'clock nandito na ako sa bahay. Oh, ito yung bilihan ng prutas dito sa Hamdania. Prutas at sa mga at saka gulay-gulay. So iikot ako para naman makalayo-layo ako ng konti. Yung alas 5 kung ang pagbabike, medyo kaya yung init. Dapat alas 4 sana ako lalabas kanina, kaya lang nag-upload ako ng video sa YouTube. So dito na ako sa yung sa may kanan. Ito yung kanal na galing sa dam dito sa may Mersal. Flood control dam. Yung 2 weeks na hindi ako nakabike, grabe, parang nakakaano. Iba talaga pagka yung sa labas. Iba yung pagod, saka iba yung temperature compare doon sa stationary bike. Mango, makulay yung Indian mango nila dito. Saka yun, bakwan sa mga iba-ibang klaseng saging. Ay, prutas pala, iba-ibang klase. So, papasok ako dito sa may Mersal village. At dito ako dadaan sa pinakamalayo nito. Dito yung dating accommodation ng danog. Ewan ko kung nandito pa. So, ikot na lang ako. Ewan ko kung nagbago na to. Ilang taon ko nang hindi na nadaanan to. Si Binyer siyata na hindi ko nadaanan to.
Oh, dito tayo dadan sa may malapit sa kanal. Hanggang dun sa may kalsada papuntang Mersal base ng Jeddah Bikerz. Pagka dito kami nagbe-base, dito dyan kami dumadaan. Yung kalsada na pakanan papuntang gas station. Gas station na may Alcasad. So lampasan ko lang ito. Ay, itong gas station pala na may Alcasad, dito yung sa Aramain. Parang paano nitong kanal. Katabi nitong kanal. Sa susunod, nalalabas ko magbike. Alas 4 ako lalabas. Alas 4 siguro, katamtaman na yun. Yung tulay na kwan, papuntas dyan sa Aramain. Ang lusot na tulay nito, sabay in airbase. So, ito yung kung pala ng budget. I mean, kasa siguro to yung budget. So, dati-dati, walang bakod dito. Ilang buwan na kasing hindi na ako nakadaan dito. Nakurang siguro nila kasi maraming nababangga. Ride namin dyan sa Mersal. Dyan kami bumibili sa store na yan sa may kanan. Yung dinadaanan namin dyan sa papuntang base, pagka sa Mersal, ang ride. Hindi na ako pupunta sa may kanan. Ang daming sakyan. So dito na lang ako. Lulusot din ito sa may Mersal. So pupunta ako sa kanan. Ito pala yung magandang ruta. Oh, yung rinuta ko na to. Tapos pwede nang mag-offroad dyan, oh. Kaya lang exploring ko muna to. Saan kaya pupunta itong kalsada na to? Di ko pa napuntan itong kalsada na to eh. Tagal na kaming nagbabike dito. Balik ako, dead end pala yun. Dapat makakita ako ng kalsada dito na papunta sa Mersal. So, ito na pala yung kanal dyan sa may ano, Mersal. Itong kanal na to papuntang bis na ito eh. Tapos sa bandang kaliwa papuntang dam. Ito pala ang lusot nito. At least alam ko na. So, nabubuo ko na yung ruta ko. Okay. Sana mahaba-haba rin itong ruta ko na to. Kaya lang walang pupunta sa labas. Yun ang problema. Try ko dito.
Punta ko dun sa may ano. Pinanggalingan. Parang hindi ito yung kanal sa may Mersal eh. Parang iba pa to. Ah, alam ko na. Kadugtong ito noon sa may Mersal na kanal. Kung didiretso mo ito, yung dam. Okay, didiretso ako sa dam. Ikal, walang sasakyan dyan eh. Okay, silipin natin yung dam. Yung dati namin inaakyat. So, ilang taon na nung nakaride ako rito. Siguro mga 6-7 years. 7 years na. Or 6-5 ganun. Between 5 to 7 years na dito kami nagra-ride. Okay. Silipin natin nung noon rough road pa ito, pero hanggang ngayon rough road pa rin. So walang pinagbago. Diyan lang siguro sa kabila ang ano, nagbago. Kasi may mga bahay na. Hindi pa pala ito yung kanal sa Mersal. Kala ko ito na yung kanal sa Mersal eh. Yung dangki sa may kaliwa. May mga nakakabayo rito. May nag-aalaga ng horse farm yan. Tama guys, ito yung kanal na papuntang dam eh. Dumami lang kasi ang bahay dun sa dulo, kaya hindi ko na maalala. Oh. Papuntang Bin Laden ito. Itong sa kaliwa, Bin Laden ito eh. So dito ako dadaan.
Iikot ako. Dati rin namin ginuot ako eh. So, iikot na ako. Nakalampas na ako sa may binladin. Binladin compound. Dito sa may gabing kaliwa. Kakanan tayo rito. Dati namin ring ruta to eh. So kakanan tayo dito sa may moske. Tingnan ko kung noon kasi yung kalsada dito dyan sa banda dyan papuntang dam. Ang daming basura. So dadahanan ko para makita kung clear na pwedeng dadaan dito ang sakyan. Ito banayad na ako nito. Pero mababa lang. Considered na patag lang. So, ito na yung dating may maraming basurahan. Nakabasura. So, titingnan natin kung mayroon pa. Okay. Medyo makakadaan ang sasakyan dito kaya lang off-road pa rin siya. Tingnan natin kung hanggang doon, hanggang kailan ang kwan. Kasi nung dati hanggang dito ron may basura eh. Ito yung kalsada na before espalto. Na-clear na siya. Hindi ka kaya dati na nasa gitna lang yung mga construction na material na yan. Oh, silipin natin yung ano, yung dam at saka yung old race track na base namin noon. Okay. So, ito na yung kadugtong nun. Ang linis na dito, cleaner nila. Baka may balak silang gawing highway to eh. Oh, yung luwang. Tumunog-tunog pa rin yung rotor ko. Sumasayat sa preno. Hindi ko pa naayos. Saka may tumutunog dito. Bayaan mo na. Kulang lang sa lang siguro. Wala kasing tos. So. Malapit na tayo. Okay, malapit na yung base namin dati. So, ito yung base namin. So, dito namin ginaganap yung mga tournament noon. Mga way back in 2012 yata yun. 2013, 2014. Dito kami madalas nagbe-base noon. Itong bakanting extension na kalsada na to. Dead-in na kalsada. So, sa gawing kanan, makikita naman dito yung
flood control dam na tinawag namin na flood control dam 2 dati. So kasi yung flood control dam 1 yung bandaroon pa, kaya ito yung number 2. Number 3 yung nasa Pio, yun ang tawag namin dyan noon na dam. So akyatin natin itong ano, akyatin natin itong hams na to para kitang kita yung dam number 2. Okay, ito yung dam number 2 dito sa may Mersal. Dito ginaganap ang mga tournament noon. Iniikot itong maliit na bundok. Ang isang ikot lang noon dito, yung race track namin, mga 7 lang yata eh, isang ikot. Ayan. Dumadaan kami dyan sa baba noon. Lahat ng riders pupunta sa baba. Dumadaan dyan sa may nakakon na yan, sa may pababa na yan. Inakyat namin, pinababa namin yan. Walang tulak. Okay, dito na lang ako kasi baka magabihan ako, kaya dito na lang. Sa sunod medyo agagahan ko para malibot ko to. Finish line dati diyan sa may kanan ng ano, ang finish line, ang finish line at saka awarding area. So malinis na dito, pwede nang mag-ride. Pwede nang magparada dito. Kaya lang yung magbabantay, wala nga lang. Dapat may maiiwan. Ha. Sa sunod, gagawa ko ng ruta diyan sa loob. Yung dati naming ruta sa race. Yun, nakuha din. Dito nga ako dadan. Total, maaga-aga pa naman. Dito ako dadan na pauwi. So, maalala ko itong ruta noon. Itong ruta na pinaka first Jeddah Bikerz Tournament dito sa Jeddah. Siguro 2002 yun o 2003, hindi ko na maalala kung anong taon yun. So dito yung paakyat na matindi dyan sa banda dyan. So titingnan din natin kung maganda-ganda siya. So maganda-ganda naman, parang noon din. So pwede pa rin mag-ride dito. At saka yung bahay dyan sa kaliwa, tinanggal nila, oh. Yan. May nag... So ito yung unang uphill noon, nung first tournament ng Jeddah Bikerz. Sa amin noon, ito na yung pinaka mahirap. Siyempre, baguhan pa lang yun sa bike. Pero ngayon, sisiw na siya. Yan. Ito yung mga nakalubong ko kanina eh, na nagaano. Brad. So, pupunta, dyan ako dadan sa may dam, sa may gilid. Pero kung wala itong mga nakakabayo, aakyatin ko yan. So, sundan ko yung kanal dyan. Pauwi. Ito rin yung dinaanan ko kanina eh. Kaya lang maganda, maaga pa kasi, kaya pwedeng dadaan dito.
Yan. So, parehas pa rin ng dati ito. Off-road pa rin. So, ito yung dati-dati bawal aakyat dyan. Mga nakabike, pinagbabawal nila dyan sa may dam. Kasi madalas daw nawawala yung mga kable ng kuryente dyan. Ninanakaw. Kaya pinagbabawal nila. Iwan ko lang kung hanggang ngayon pinagbabawal pa rin nila. Parang wala na naman nagbabantay. Dati may parak na nagbabantay dyan eh. So, ito yung mga trabahador siguro sa farm, mga horse farm dyan sa may Mersal. So, yan, malaki itong dam na to. Ang purpose talaga ng dam na to, flood control dam. Rini-restrict niya yung tubig na galing sa taas para hindi mabaha dito sa baba. Rini-restrict niya minsan, inunti-unti niyang pinapakawalan. Okay. At saka sa may kanan, nagrarad pa kami dyan noon sa may siminto dyan sa baba. Wala pang bako dyan noon. Binakuran na ngayon. So, maganda rin yung kalsada dito. Hindi rin nasira ito eh. Ito pa rin yung original na espalto nito eh. Biruin mo yun, ilang taon na ngayon lang hindi pa nasisira yung espalto. Kung sa atin ito, mga 2 years sira na kasi sa ulan. Alas 6 na ng hapon. So, subukan kong dadaan dyan sa may mga aso. Kung habol sila. Hindi, habol sila. Ito yung didireksyon ko sana kanina na hindi natuloy. Kasi hindi ko na matandaan. May mga nagbago yung bakod. So hindi naman humabol yung aso. Tapon ko na yung bato. So ito, nagbago yung bakod tapos dumami yung kahoy kasi dyan eh. Kaya hindi ko na maalala. So diretso lang ko. So naka 19.6 kilometer na ako. Kala ko ang layo-layo na yun eh. Ang kon lang pala, ang lapit lang pala. 19.6 kilometer, so tuloy lang. So guys, ito yung nakita ko kanina na mga katahuyan. Kaya hindi ako tumuloy dito. Dumami pa lang kahoy kaya di ko na maalala. Noon kasi walang kahoy dito sa may kaliwa eh. Kaya nung pagpunta ko, parang nanibago eh. Parang iba na siya eh. So ako galing kanina eh. Yung pagkasundan mo ito,
papunta doon sa may Mersal. Diretso sa may Aramain. Aramain Road. Ah. Parang nanibago ako. Parang nakakapagod pero hindi naman lumalabas yung pawis ko. Bike din dito. Sa may kanan, yan ang Bin Laden ulit. Maraming kumpanya kasi ng Bin Laden. Okay. Dito ako nag solo ride noon sa village na to na wala pang bahay. Punta lang ako dun sa dulo, tapos balik na ako. Pangdagdag kilometer. So, dito na lang ako. Check ko nga kung ilang kilometer. Ang oras na 6:24. So, 25, naka 25 kilometer na ako. So, pwede na siguro ang babalik. Mga 29 lang ito. Sasunod na lang babawi. Okay. Tingin ako. Ito yung ano, village na walang bahay. Dito sa village, ito yung park na hindi na nililinisan. O mayroon pa rin pupunta, kaya lang hindi na siya nami-maintain. Mayroong naglalaro ng mga bata. Mga sasakyan. Dito ako nga ako dadaan. Putan ko yun ah. Hindi gaano mainit, kaya lang yung parang ang temperature na parang nahihilo na ano, hindi alam, hindi ko worry kung sa tagal kong hindi nagbike na 2 weeks dito sa labas, baka siguro yun na naibago sa temperature.
Uwi na ko. Nandun pa rin yung init na masakit. Wala siyang sinag. Okay, dito na ako. Ito. Ayan. Parang iba ko yung pakiramdam. York, diyan sa may kanan na company, yung company ni Narik, yung portion na Gibana, itong sa kanan, sa kaliwa pala, so, saka wala nang laban sa loob, oh. Mga sira-sira na lang na bus saka building naiwan. Okay, lapit na tayo. So, okay, humbis na. Eksakto. Time check 6:47.